Hi each and everyone of you, it's my love today. So right now, right here and today, ngayon ay parang consistent ko na mag-upload ng vlog. Ang vlog natin ngayon is i-share namin sa inyo yung araw namin ngayon ni Russell dahil first month series namin. Wala naman kami balak ngayong month series namin pero trip lang namin gumala. So ngayon pupunta kami ng Intramuros. Kakagulat ka naman. Vlogger na siya. So yun guys, dito na kami ngayon sa Intramuros at sabi namin na naman ang gagawin kasi wala kami mana pa lang. Wala pa tayo kasi talagang kain ng kanin. Tapos na-bad trip pa kami sa taxi kanina. Parang kami scam. Sabi ko, kain muna kami para may energy. Tapos mawala yung bad trip. So dito kami ngayon, kakain kami ng fried siomay and corn silog. Corn silog. Maya-maya guys. Mag-ikot na rin kami. Ikot namin kami. So, siguro, since may energy na kami. Diretso kami sa Port Santiago. Ayun, update namin ngayon, papa. Kapag tapos na kami kumain. Kumain doon sa may harap. Dito, pag nagpedicab kami galing doon sa LPU. Sa may, kuya, anong lugar yung doon sa may bandang harap? Bayleaf. Yun. Galing kami doon sa may Bayleaf Hotel. Nagantay kami ng pedicab doon. Tapos, 40 pesos isa kuya, no? Papa. Pero daw magiging 30 pesos na lang daw isa. Wow naman! Chares! 40 pesos isa papunta na sa Fort Santiago. Pero okay na yun guys kasi medyo malayo-layo din naman siya from Bayleaf. Alam ko yun yung parang bungod talaga. Yung meron talagang arco ng Intramuros yun. Doon talaga yung sa part na yun sa may Bayleaf. Maya na lang ulit. I-show off namin sa inyo kung saan kami ngayon. Bye! Di ba sa ibang bansa may White House, dito mayroon tayo siya. Oh! Ang taray ni Kuya, libreng ano na to, libreng tour guide. Ito yung Ayun Samyed. Oh. Oh, mabit ka! Kaya kami kumukuha sa ano mam, permit 940, one year. Saan? Sa pedicab. Diyan, sa Palasyo Gobernador. Sa Palasyo din? Gobernador. Ayun guys, ayun yan. Manila Cathedral na yan, kuya. No? Magbisita iglesia kayo pagka ano. Maganda mga dito magbisita. Oo, sa iglesia, dami simbahan. So, andito na kami ngayon sa Fort Santiago. Alam ko dati 50 lang ito. Tapos ng entrance nila dito is para mas 50 pesos lang. Tapos ngayon, ilan, magkano na? Magkano mo, 30,000. Hindi ko mabasa. Ayun. Pinipilaan na siya ngayon. Dati hindi talaga. Pero ngayon pinipilaan na siya. Dito na kami ngayon sa Fort Santiago. Nakapasok na kami. So, madali pala yun. 50 pesos pa rin kapag student ka, pero kapag regular price, 75 pesos. Saan pumasok sa ganyan? Matapang ba? Hello, unga matapang ka. Huwag na. Nakakatakot. Guys, ganito kasi itsura. Try namin pumasok dyan. Tara. So, aakyat kami doon para makapasok kami sa loob. So, dito kami papasok ngayon. Ano dito, Agi? Ano? Or labas ata ako. Labas. Ha? Hindi tayo dyan. Labas. Nalasa tayo. Sabi na kasi. Hindi tayo dun.
galing doon. Ilang paano sila nang galing doon? Sila yung nandun, diba? Ah, di ba na sila nakapunta kagal doon? Ito kami sa mataas na part. Hindi naman alam kung saan. Pero ganito siya. Itabi po. Sama mo ba? Ikaw mauna tumingin. Nakakatakot eh. Ayan, sa baba. Pero, ah, di tayo na lang yung tao. Tara na. Ano ba yun? Kasama mo ako, Adi. Ha? Kasama mo ako? Patakot ka. Kita, huwag kang gagalaw. Kang gagalaw ah. Ang gwapo. Adi, sino yun sa likod mo? Natakot ako doon. Hindi. Update mo sila. Hindi ako marunong. Ikaw lang ina-update ko. So ngayon guys. Para naman nagdo-documentary ka ng ano, yung boses mo. So ngayon guys. Show me yung games. Nandito tayo. Ang, ano ba dapat ang boses kapag... Pag? Ganito. Ito ano. Basta... Mga kababayan! So ngayon guys, andito na tayo sa, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero trademark to and dito sa. Ito na yung Fort Santiago, yun ang nakita niyo dun guys. Ito na tayo ngayon sa talagang pinupuntahan dito sa Fort Santiago. Pero hindi ko alam kasi kung pwede pa yung The Dungeon. Gusto mo yun, di ba, Adi? Puntahan yung merong malalim na part ng ano. Pero yung part dito ng Fort Santiago na madaming namatay. Ooh. Daw. So nakakatakot doon yung part na yun. Pero hindi namin alam kung makakapasok pa kami. So tara na. Tara na. Let's go. Nakakatakot na daw siya. Sinadaling ako kayo dun guys. Para naman siyang ano eh. Theater. Ang daman mo. Hindi lang. Tumataas din yung ang daming ano. Pumipigil ng pumasok dito. Ang daming dadalmang isip pumasok dito sa Raha. Ako pagpasok ko dito. Tumataas yung balahibo. Nung pumasok ako dito, yung naramdaman ko, tumaas yung balahibo. Nung pumasok kami dito, tumaas yung balahibo ko naman. Kasi, natatayo. natatayo na talaga ako. Mag-CR. Alam mo ba, malamig. Alam ko, malamig naman yung panahon ngayon. Pero malamig din yung pawis niya. Nakapawis siya, actually. Tignan nyo guys, so ang hangin, no? Ewan ko, nakikita nyo guys, pero ang hangin. Pero ang lamig ng pawis ko. Siya ay pinagpapawisan ng malamig. Ito na kami guys, sa part ng The Dungeon. Papasok kami ngayon ng The Dungeon, so dapat ano kami dito, respectful kasi dito madaming namatay. Gugulatin pa naman ako.
ano to? Pa-exit. Alam mo ba? Yun nasa likod natin kanina. Tatawa sila. Tatakot din sila. Alam mo, noong unang pasok ko, actually guys, siguro pangalawang beses ko na tumapasok dito. Tapos, yung unang pasok ko kasi dyan, hindi ko pa alam yan. So, parang dire-diretso lang sabi ko, ano ba meron dito? Ganun. Tapos hanggang sa nalaman ko yung history na itong The Dungeon na yan. Takot ka? Yung kanina. Tumataas yung malayibo ko pa nga. Ako ngayon ko lang. Hindi, first time ko rin kasi dito. Eh, yung nasa likod natin kanina. Actually, sa sobrang takot ko, nagulat ako sa kanila nung sumunod siya. Sa pagtingin kong ganun. So, dun yung parang mga tinorture. Konting kwento lang. Alam niyo ba na nag-ano ko, parang pinanood ko yung, after ko manood, dahil kasi kay Clyde eh, nanood ako ng Maria Clara at Ibarra. Talagang dun ako naging interested sa history. Philippine history talaga. And sobrang interesting talaga niya. At kapag napanood niyo yung teleseryeng yun, mamahalin niyo yung Pilipinas at mamahalin niyo yung history natin talaga. It wasn't built specifically as a dungeon. It was built as a storage facility. Inside the dungeon, may deliberated for Santiago. You don't need to go inside if you don't want to. In fact, I am not going inside. Not because I'm scared, not actually because I'm scared, but also because I am really big. Alam mo na natawa ko sa atin. Kung makakinig kami, akala mo nagbayad kami sa tourist guide para ibigyan kami ng knowledge about dito sa history. Akala mo kami, hala we, makita-videohan yung buong reaction namin, pero hala we, ganun yung... Ay, ganun pala yun. At some point, may knowledge kaming nakuha about sa The Dungeon. Pero yun nga, meron iba talaga na, hindi nakakatakot na. Huwag tayo dito na kasi. Bakit kasi dito? Galit yan siya. This one is a real exit. There was a second... Ang galing niya mag-explain. And at the same time, ang galing niya mag-English. I know, ang daming pumupunta, guys. Buti hindi namin naabutan, guys. Kasi sakto, paglabas namin, sobrang sikip at sobrang init sa loob. Pero isipin mo, during that time before, yung history, tawag ng 100 to 500 prisoners. Siguro tatlo pa nga lang nakakasuffocate na dyan. What more, 100 to 500 prisoners, diba? Ayun, nagpupuntahan kami din sa loob pa. Salagyan ko si Russell ng LinkedIn in time. Nagla-live kasi kami ngayon. Sabihin mo, perfect! Perfect! Bongga! Bongga! Dapat yung may ganun. Hindi mo ako mahal. Sabihin mo, hindi ko kaya yung ito mukha. Hindi mo lang, pakak. Hi guys, so palupot na yung camera. So yun lang naman, shinare lang namin yung aming first monthly date. Doon na nagtatapos tong vlog na to and sana nag-enjoy kayo. And kung meron pa kayong gustong vlog na makita ninyo namin, is don't forget to like, comment, share, and subscribe. And then i-comment nyo na rin sa below. I-comment nyo na rin sa baba kung ano pa yung gusto nyo makita ang video namin. Bye!